Hello, magandang araw sa inyong lahat. Nandito po ako sa Museum of Natural History. Ang museum na ito ay ang dating opisina ng Department of Tourism na lumipat na ngayon sa Buendia Avenue. Nakapalob dito sa museum na ito yung kasaysayan o yung mga pinagmulan ng ating mga faces in flora, yung flora and fauna, yung mga katutubong hayop na nagmula sa atin sa bansang Pilipinas. Nakikita ko rito yung kalabaw. Tapos nakikita ko rin dito yung agila, yung monkey eating eagle. At saka, lukumay, nakalimutan ko yung pangalan nitong yung nasa Negros. Pero bago ang lahat, welcome back to my YouTube channel. Habang nandito ako sa loob, nakapasok ako dito, ito rin ang lagusan, nandito rin yung ang lagusan papuntang Luneta. Sa totoo lang, ang pinakang purpose ng pagpunta ko rito ay para ma-cover ko o makita ko na kung ano talaga yung ano yung nangyayari sa Luneta, kasi sinarado itong Luneta na ito. So mula dito sa kay natatayo ako, napaikot-ikot ako. Lalabas ako dito sa Luneta at yun ang i-cover. Maraming mga nagtutur dito, educational tour. Magandang lugar. Hindi ko eksaktong alam kung kailan ito binuksan. Kasi na-discover ko na naman di ba? Nung kailan lang nag-cover ako doon sa pinuntahan ko yung Pasig River Esplanade. Tapos ito na naman. Kasi doon sa Pasig River Esplanade, nagsalita ako doon tungkol sa pagsarado ng Luneta Park. Pero in-edit out ko yun kasi gusto ko maglaan ng isang episode doon sa kung bakit isinarado at parang may binabago. So ito na yung pagkakataon para mapuntahan ko yung Luneta Park. Sa mga ngayon pa lang po nakasumpong ng aking channel, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share, at mag-iwan ng comment. Labas na ako ng building ng Museum of Natural History. May nakita ako ritong fossil remains. Hindi ko alam kung talagang dito ba sa atin to. Ito oh, isang napakalaking hayop. Hindi naman ito dinosaur ba ito or fish. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ngayon, ito na yung ito na yung Luneta. Ang harap naman itong building na ito na yung sinasabi kong dating opisina ng DOT na National, kita ba? Na National Museum ngayon of Natural History. Ayan. National Museum of Natural History na dating DOT office. Itong nasa harap naman ito ay ang alam ko ay Department of Finance ito, na ngayon naman ay Museum of Anthropology. Ngayon, mag-iikot ako dito ngayon sa Luneta kasi nung nag-cover ako ng Pasig River Esplanade, nagko-complain talaga ako doon kasi una kong nakita nung nakasakay ako sa LRT, sabi ko bakit sarado ang Luneta, yung sumalapit sa Taft Avenue. Yun pala, ito na nangyayari ngayon dito. Nagkaroon ng pagbabagong bihis. Tinanggal yung relief map of the Philippines. Tapos, ito, hindi ko, parang ginagawang promenade lang. Ano ba to para sa bicycle? Ayan o. Ay mga halaman o. O, ito yun. Sa mga matagal nang hindi nakakarating dito.
ito na ang bagong itsura ngayon ng yung Luneta Park dito malapit sa Taft Avenue. Oh, ito na 'yan, oh. Ito andito yung location ng relief map ko. Ngayon, ang naisip ko, 'di ba nakikita niyo yung mga lamp post? Parang gustong ibalik yung time na ang tawag pa dito ay Bagumbayan. Bago ito naging Rizal Park. Naging Rizal Park ito right after na, hindi ko eksaktong ano ha, naging Rizal Park ito nung binaril si Jose Rizal. But this spot kung saan parang pinagmumukhang Bagumbayan. Kasi di ba kung napanood niyo yung Jose Rizal movie na may mga lamppost na ganyan, nakikita natin doon na doon sa pinagbarilan ni Jose Rizal, mga nakalampos na ganyan. Parang gustong ibalik yung time na yon. Yun yung inaano ko ha. Gustong ibalik yung time na yon na but this exact spot is not the Bagumbayan kung saan siya binaril. Tumingin ako kanina sa nag-Google ako kanina yung Bagumbayan daw na kung saan ibinaril si yung exact spot kung saan binaril si Jose Rizal. Ay, or 100 meters daw north of or north northwest of doon sa monumento niya. Ayan, oh. Oh. 'Di ba? Na ano ba? Parang sinimplify, parang ibinalik sa dating, yung nga ibinalik sa dating itsura yung way back yung 1896. Anthropology. Ito naman ay opisina ng dating opisina ito ng Department of Finance. Tama sir, di ba? Oh. Di ba? Sa na ano ba naging simple lang. Ayan oh. Ayan. Ang opisina ng Department of Finance. So, ngayon nandito naman tayo sa harap ng National Museum of Anthropology. Tingnan naman natin yung National Museum of Natural History. Yan o. Oh. Ito yung mga buildings dito. So, hindi ko alam kung magugustuhan yung nagganito na yung itsura ng ano dito. Para bang in-isolate siya doon sa monumento pa kasi parang nakalock eh. Parang ang nangyayari sa tantya ko ha, ang magiging entrada niya ay doon sa Natural Museum, National Museum of Natural History. Doon kami pumasok eh. Tapos iba na yung parang may gate na ito, hindi na pwedeng basta pumasok ang kahit na sino nang wala. Kasi pagpasok ko dito, kinunan ako ng ID. Oh. Oh. Oh, tara, ang daming ano dito. Pero, oh, simple lang ah. Diba? Naging simple lang siya, oh. Simple na lang siya, oh. Hmm. Parang ang laking loan niya. Parang gusto nga nilang palabasin na ganito nung 1896 nung binaril si Jose Rizal, itong loan lang na ito. Oh. Ah! Pero hindi ito north-northwest eh. Kung gusto man nilang ipagpalagay na ito nga yung eksaktong pinagbarilan sa kanya. Oh, kung tutulisin, ganito yung lamppost, oh. Oh, di ba? Ganito yung lamppost noon. Ayun yung nandun yung monumento. Oh, may gate yan. Hindi na pwedeng basta makapasok dito. Unless yan muna ang ano ngayon kasi sinasabi nila na bawal munang pumasok dito ang mga hindi controlled na pagpasok na parang yung kahit sino pwedeng pumasok kasi hindi pa tapos.
May gusto nga akong tanongin dito kung bakit, whose idea is this again eh. O ayan o, sarado ang gate dyan o. Walang pumapasok dyan. So separate, nakahiwalay siya. So kailangan ko bang lumipat din doon? Hindi, ang inaano ko lang naman ito eh. Kasi doon sa banda rin sa mismong monumento ni Sir Rizal, ganun pa rin naman yun. Wala pa rin naman, wala rin naman pagbabago. Ito lang yung inano ko. Kasi nagulat lang ako nung isinarado ito na sabi ko sayang naman yung maganda rin naman yung dati. Eh kayo sa tingin niyo po ganyan na. O ayun no, yung kino-close up ko ay yung inaano ko ng camera na yan. Yan yung Avenida Taft Avenue. Ngayon, maganda ba ang kinalabasan? Napaganda ba na ganito ang itsura? Pasyalan pa ba? May itong natatawag? Oh. Pero, di ba dapat wag muna talaga magpapasok hanggat hindi pa tapos na tapos? Ayan. Oh, ayan yung LRT. Oh. Parang nagiging parang yung mga old building nagiging ano siya, sabagay imbes na sirain o ano, yung mga old building kinoconvert sila into museum. Kasi itong mga department offices na ito, ito yung ang mga opisina ngayon ng mga departments ng executive department ay inaano na nila sa mga Makati area, basta sa mga modern building. So kasi pinipreserve nila yung architecture o yung architectural design ng mga old design nung panahon pa ng American occupation or Japanese occupation. Pero basically itong mga deco art na to puro to ano eh American occupation kasi, or after American occupation kasi nung Japanese wala naman silang ginawa kundi bumbahin yung mga installations, 'di ba, yung mga major offices. Oh, so yun. Ayan no, busy pa yung mga trabahador sa pag-ano. So basically hindi pa talaga siya open for pagpapasyal. Kontrolado pa ang pagpasok ng mga tao rito. Sobrang simple lang siya. Siguro pag naka-recover na itong mga damo o yung mga itong anahaw na ito, tingnan natin. Ang purpose talaga nila is to make it look like the old Luneta or before Luneta when it was still Bagumbayan. Sa ngayon, ang Bagumbayan ay nasa Taguig na eh. Taguig na ang Taguig Barangay or Taguig District. Basta yun na yung Bagumbayan. So, imposible naman din siguro na ibabalik pa ang pangalan nito as Bagumbayan kasi since dito binaril si Rizal at siya naman ay national hero natin, so might as well keep the name as Rizal Park. Ayun ko sa inyo kung nakita niyo yung Rizal Park diyan sa may ano, diyan sa may Taft na nung nilagay yung sa may in front of relief map. Ang ano ko doon kung nasaan na yung relief map kasi hindi ko alam kung wait ha, baka tin-transfer lang yon. Baka tin-transfer lang yon kung saan dito. Kasi ang ganda rin noon ha, cement, ewan ko kung cement. Tsaka isang magaling na
ano din ang gumawa noon, artist. Umakyat ako rito sa third floor at medyo namangha ako sa nasaksihan ko rito. Ito ay ang Little Heron. Ayan o. It is the smallest species of heron in the country. It is commonly found in coastal areas including mangroves, tidal mudflats, beaches, and estuaries. Nabanggit yung mangroves at nandito ako sa mangrove. Pero mangrove ito ha, nandito ako sa third floor or second floor nung Museum of Natural History. Totoo ba to? Ay, hindi. Oh, parang sound lang yung bird sound effects. Ito ay Philippine duck. The Philippine duck is the only endemic duck in the country. Its cinnamon rust head with a dark brown crown and fairly uniform grayish. Inumay mangrove. Oh. Ang mangrove ay dahon ba ng mangrove? Parang iba. Ayan. Ito ay sa amin yata ito Arilliaw. Yeah, kingfisher. Collared kingfisher. Tapos ito naman ay mangrove crab. Uy, masarap pala ang mangrove crab. Yan. Oh. Kanina yung tinatanong kung ito ay long-tailed macaque. Kanina tinatanong ko kung ano yung nandun sa yung sa Negros na animal na malaki yung mata, tarsier. Naalala ko na. Yun. Tapos ito ang mangrove plantation, oh. Nakuha sa tunay na mangrove plantation sa ating bansa. Ayan. Ayan. So, sa inyo po dyan na gustong mag-explore, gustong makita yung natural history, yung kasaysayan ng ating nature, mga shells, oh. Pasyal kayo dito. Ano naman to? Libreng-libre naman. Ito ay ang mudflats. Ito yung bakawan. Tama ba? Mangrove is bakawan. Sunny grass meadows. So, ayan. Ayan. Para siyang totoo. Nasa ilalim ka ng anahaw. Oh. Parang totoong nasa dagat, di ba? Ito ay ang turtle. Saan pa? Ito ang mangrove, bakawan. Napaka-importante nito sa ating marine ecosystem, yung mangrove. Ayan. Ito ay ang nipa. Lagi ko nababanggit ang nipa. Ito naman ay kahoy din to sa dagat eh. Oh, hindi pa pala tapos. Nasa corals pa pala tayo. Ayan ang corals. Ito yung mga coral reefs, di ba? Usually, yung mga coral reefs, yan yung pinag-iinteresan ng mga taga-ibang bansa because kakaiba ang mga coral reefs na nasa karagatan natin. Oh, yan o. Ano to, mga salmon, yung mga fish.
sa ating earth. Fernando Dairit Memorial Collection of Philippine Shells. Ito yung mga starfish. Ito yung ano tawag dito? Balena? Ano nga yung nandun sa Sorosogon? Yan. Stingray. Tapos ito naman ay ako nakalimutan ko na tayo mga pangalan nito. Dapat ina-identify nila to eh for the sake of those who forget their names. Ito yung turtle. Ito mga, ito actual na turtle to eh na nahuli sa Palawan. Ito yung mga lobster, crustacean. So yun, sana nagustuhan nyo ang ating episode ngayon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Pag may time po kayo, educational, may mga anak kayo, may mga apo, pasyal-pasyal kayo rito sa... Very easy kasi naging ano naman eh, landmark na mamatatawag ang TM Calaw. Ano, babalik na ako dun sa kung saan ako pumasok. Maraming namamasyal dito. Marami. I will end this episode at the back of my favorite. Ito yung ano po eh. Ayan o. Si Monkey Eating Eagle. Ito yung... If there is one animal or if there is one thing that that the Philippines must be proudest of, or ito yung pinaka na number one na katangian ng Pilipinas, ay dapat itong monkey eating eagle. Kung titingnan mo itsura niya, sobrang napaka-grandiose na, napakaganda ng itsura niya. So yun, sana nagustuhan ninyo ang ating miniature na lugar ngayon, ang Museum of Natural History. Babay sa inyong lahat. God bless at magkita-kita ulit tayo. Bye-bye.